Okay. Again, good evening to all of you. So start tayo. If Daniel Nolasco can lead the prayer, diyan ba si Day? Okay lang po, kuya. Okay, sige, na lang Daniel. Po. Please, lead us in prayer. Yuta, let's pray po muna sa ating pagsisimula. Let's pray. Panginoon naming Diyos, makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po sa panibagong araw na binigay niyo po sa amin na panibagong pagkakataon upang kami po ay magkasama-sama muli ng mga young people, Panginoon, upang pag-aralan ng inyong salita, Panginoon. Nawa, nagpapasalamat po kami na ginamit niyo po si Kuya Alexis upang makapagturo po sa amin ng mga ito, Panginoon. At ganoon na rin po ay madagdagan po ang aming kaalaman sa inyong mga background, Panginoon, sa inyong kapangyarihan, Panginoon, sa history po, Panginoon, at sa mga mangyayari pa po, Panginoon. Lord God, pinapanalangin po namin ang mga miyembro po ng young people na wa ay maka-attend po sila, makahabol po sila sa gawain ng pong ito, Panginoon, at makasama po namin po sila sa susunod pa pong mga pagkakataon. Lord God, ingatan niyo po ang bawat isa po sa amin. Gabayan niyo po kami. We love you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Okay, thank you very much, Daniel. Okay, so again, if you can open your video, mas maganda at magkakakitaan tayo, no? So just a very, very quick review. Ito yung ating outline, ano? So we are studying the seven churches in the book of Revelation and we are on the first church sa Revelation. So pag may mga problem sa outline, sa PowerPoint, sabihin nyo sa akin, ha, para maiayos natin. So, the city, the chosen title of Christ, commendation, ibig sabihin yung positive things na nakita ng Panginoon sa kanila, sa church na ito. And then, yung condemnation or the negative thing na nakita ng Lord din sa kanila, no? Na yung commendation is the things that are worth imitating. Yung magandang gayahin sa simbahang ito. At nakita natin yan last time. Yung condemnation naman, yung mga bagay na, of course, hindi natin dapat gayahin o dapat nating iwasan sa ating simbahan o bilang mga miyembro ng Iglesia ng Panginoon. And also, the calling or the counsel of Jesus Christ at ang kanyang promise or commitment. And of course, the conclusion. So, now, we'll proceed and deal with this thing. So, last time, so we have studied the city sa Ephesus. At ito ang title nga nila, The Church That Left Its First Love. No? But before that, we will read first, again, ang Revelation chapter 2, verses 1 down to verse 7. Revelation chapter 2, 1 to 7. So, unahin na ni yung 1 and 2, si Jaja and Hannah, then si Isley sa 3. Then si Earl sa 4. Si Daniel sa 5. Then sa 6, si Naomi. Then sa 7, si Hannah. Okay? So, yun yung aking mga nasa screen. So, basahin alit natin. Sige, Hannah and Jaja. Any, kahit sino sa inyo mag-start. Revelation 2, verse 1, and to the angel of the church of Ephesus write, these things saith he that holdeth the seven stars in his right hand, who walketh in the midst of the seven golden candlesticks. Mm-hmm. I know thy works and thy labor and thy patience, and how thou canst not bear them which are evil, and thou hast tried them which say they are apostles and are not, and has found them liars. Okay. Verse 3, and has borne and has patience, and for my name's sake has labored and has not fainted. Okay. Earl? Verse 4, nevertheless, I have some against thee, because thou hast led thy first love. Okay. Daniel? Verse 5, remember therefore from whence thou art fallen, and repent and do the first works, or else I will come unto thee quickly,
and okay. will remove thy candlestick out of his place, except thou repent. Mm-hmm. Next. Naomi. Verse 6. But this thou hast, that thou hatest the deeds of the Nicolaitans, which I also hate. Verse 7. He that hath an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches. To him that overcometh will I give to eat of the tree of life, which is in the midst of the paradise of God. Okay, thank you very much. So now, we will proceed. So, hindi na natin babalikan yung city. If you want to review that, you can always visit yung video, no, doon sa aming YouTube. So, we're done discussing the city and the chosen title of Christ. Christ, the sovereign ruler. And also, the commendation to this church. Yung kanilang yung mga positive things, no, na meron dito sa simbahang ito ng Ephesus. So siya ay when it comes to doctrine, and they are very equipped, no, kaya ang simbahan kagaya natin, kagaya ninyo, ang mga tagapagturo, at nakikita pa rin namin sa Facebook, nanonood kami minsan, nakikita namin that you are being taught with doctrines, no? This afternoon, I think si Tito Phil ninyo have finished yung kanyang preaching, di ba? Regarding sa mga philosophies dito sa mundong ito. So, worth commending or positive things is pagdating sa doktrina, itong church na ito ay talagang impressive, no? Sabi dito sa Verse 2, I know thy works, even in their labor, diligence, masipag. Yung labor dito ay hindi lang basta-basta na pagpapagal sa Panginoon. So kayo ba ay napapagod na sa paglilingkod sa Panginoon? Itong church na ito ay hindi, no? And also, they are patient. Meron silang, ibig sabihin ng pag-patient ka, endurance, no? Ano mang mga problema na dumating, ay nagpapatuloy sila. And even, sabi dito yung mga doctrines na hindi magagandang doktrina ay kanilang nadedetect kaagad. So, hindi sila basta-basta mapapaniwala. No? Kapag ka may tumayo sa harapan, siguro, alam nila kung false teacher or genuine or totoong mga tagapagturo. No? So, the patient way these believers were bearing their burden is a strong contrast to the refusal to bear evil. So yan yung inyong makikita sa church na ito. How diligent they are and how well they are when it comes to doctrine. Kaya sabi ko sa inyo mga young people, mahalaga na marami tayong alam sa doktrina at mahalaga na alam natin kung ano ang ating pinaniniwalaan. What are our beliefs system? Ano ba yung pinaniniwalaan natin patungkol kay Kristo, patungkol sa Diyos, patungkol sa salita niya, sa Bible, no? At sa especially in the things pertaining to the Lord Jesus Christ. No? Kasi yan ang usually inaatake ng mga kalaban, especially yung deity ng Panginoong Jesus. So ganyan ang church ng Ephesus. Kasi nga, knowing them, marami silang mga naging teachers, di ba? Isa yan si instructor, si Paul, si Apollos, si Aquila and Priscilla, and also si John, no? So yan yung mga naging teachers nila. Kaya talaga namang itong mga mananampalatayang ito ay matatag sa kanilang pananampalataya. So, yan yung kanilang, yan ang commendation. At itong sinasabi ng Panginoon, of course, nakita niya at nagre-reflect sa mga gawain na ginagawa ng church nila, no? Ng church sa Ephesus. So, this church of Ephesus had served Christ very well. So, commendable. Yan ang magandang gayahin natin, no? Sa kanila. Ang gagayahin natin sa kanila when it comes to doctrine and when it comes to diligence. Masisipag. So ngayon, I hope that all of you, young people, ay magsisipag sa... Yeah, lalo ngayon, lalo kayo, no? Pero hindi lang
sinasabi kong yung mga matatanda, eh, wag na magsipag. Dapat parehas, no? But the more, or kayong pinaka, kayong mga kabataan ay magsipag sa paglilingkod sa Panginoon. Kagaya ng mga mananampalataya sa Ephesus. And even, you need to know a lot, no, doctrines. Because you will be influenced by what you know. Yun ang tandaan nyo. You are influenced by what you know. Kung wala kayong alam, wala tayong alam, madali tayong masway. Diba? Madali tayong madala sa agos ng mundong ito kung hindi nyo alam ang mga pinaniniwalaan ninyo. Kagaya ngayon, lalong-lalo na ngayon. Wala pa naman tayo sa stage kagaya ng Amerika, no, na talagang maraming mga pananaw. And even nabanggit kanina, di ba, yung sa baby, ano yan? Yung, anong tawag na? Abortion, yes. Thank you. No? Yung abortion, yan sa US, alam nyo ba, na ipapanganak na lang, 9 months na ha, sa sinapupunan, ay pwede pang i-abort. Hindi kayo, biruin nyo bakit sila dumating sa ganong pananaw. No, nakaka-lungkot isipin na dumating sa pananaw na ganon. Buti tayo ngayon sa Pilipinas, medyo pro-life pa tayo, no? Pero merong mga patago na nag-a-abort ng kanilang mga baby. So sabi nga nila pro-choice, tayo ay pro-life, no? Wala tayong karapatan na kitilin ang buhay. But they have come up to that because they fail, and maybe some have failed to teach them, and also they accept everything, the things, the beliefs that are happening, yung mga beliefs na pinaniniwalaan ng mga ibang tao, no, na mga hindi naniniwala sa Biblia. Okay, so kaya in we should be well doctrinated, tayo ay dapat maraming alam, kaya wag kayong kaya salamat dahil kayong mga young people ay still ngayon kahit sa Zoom ay are giving time to in studying the Word of God. So ganun dapat, no? Pagka may mga Bible study, you see to it you will come and you will attend and you are interested to learn, not just to watch for the sake of your attendance but to listen very carefully, no? So when it comes to doctrine, well-versed sila dyan and diligence, masisipag sila. Kaya lang, meron tayong key phrase dito, no? So, after ng next C, merong condemnation. Ano kaya yung condemnation? Makikita natin yan sa verse 4. Okay? Kanina binasa natin, nevertheless, I have somewhat against thee because thou was left thy first love. Sabi nila, first love never dies. May kantang ganun, di ba? So, hindi ganun ito. Sila, yung first love nila, unti-unting nanlalamig. No? Sabi dito, yung kanilang devotion sa Panginoon. So, meaning to say, mga young people, possible pala na kayo, possible na ako, ay nagsisipag sa Panginoon, nag-aaral ng salita ng Diyos, no? At maraming alam sa Biblia, maraming alam na knowledge when it comes to the Word of God, pero kulang sa pagmamahal. Or ibig sabihin, yung pagmamahal or init natin sa Diyos ay hindi ganun, no? Parang ibig sabihin, yung mga bagay na ginagawa natin ay routine na lang. Halimbawa, yung pagsisimba. If I will ask you, pagpunta sa church, are you going to church because you are zealous? Or are you thinking because God or Jesus Christ is your first love? Or you're just going to church because you are used to it? You grow up going to church. Laki kayong Sunday school. Halos kayong lahat ay laking Sunday school, kagaya ko, no? Kagaya namin ni Ate Kerr, we grew up sa church. So kayo, yung pag-attend ba ninyo, pag-attend natin sa church, is it because we are used to it or because we love Jesus Christ? So yet, that's a question that you can answer sa inyong mga sarili, no?
Kayo lang ang makakasagot niyan kung bakit. Halimbawa, dito sa pag-attend sa Bible study natin, are you here because you love the Word of God? You love the Lord Jesus Christ more than the knowledge? Or you're just here for attendance? No, para hindi ko kayo hanapin, no? Or hindi ko kayo, hindi ko kayo hanapin, pero hinahanap ko pa rin kayo pagka kayo ay nawawala. So, ano ba ang nagtutulak sa inyo para kayo ay dumalo o maglingkod sa Panginoon? Dahil ba parang, para alam niyo yung robot, di ba yung robot nakaprogram na? Nakaprogram na yung robot sa mga gagawin nila eh. Ganun ba tayo? Parang itong church na ito, na-program na sila doon, no? If there are false doctrines, they can reject. Pag may mga gawain, pupunta sila. But then, merong nakita ang Panginoon. So, ibig sabihin, mga young people, it's possible that we are serving God, we are diligent, masipag tayo, no? Naglilingkod tayo sa Panginoon, but we lack the devotion. Yung zeal, yung passion natin sa Panginoong Jesus ay kulang. O, nanlalamig. Ito yung sinasabi nilang nanlalamig. At sabi ko sa inyo, alam ng Panginoon ang lahat. So, God knows everything about us, about me, about you, kung ano yung inyong puso ngayon sa mga oras na ito, kung kayo ba ay nanlalamig sa Panginoon. Alam niya yon. And He will tell us and He will rebuke us through His Word, through the preaching of the Word of God. So, sila ay may lack of devotion. Okay? So, in spite of these desirable traits, Christ declared that the church at Ephesus had failed in holding its first love. So, ano ba ang, sino ba ang first love natin? Sino ba ang first love ninyo? Ha? May first love na ba kayo? So, dapat ang ating first love is none other than the Lord Jesus Christ. Because sabi ng Biblia, di ba, thou shalt love the Lord thy God with all your heart, your mind, your soul, and your strength. So, yun yung alam natin. So, ito yung nawala dito sa church na ito, yung kanilang pagmamahal sa Panginoong Jesus. Na siya yung una. Siguro nauna, sabi nga, we are busy doing the kingdom, but we forgot the king. Nakalimutan natin ang pinaglilingkuran natin. Busy tayo sa mga pinapagawa niya, pero nakalimutan natin yung mismong nagpapagawa sa atin, which is the Lord Jesus Christ. How is our devotion? How is your prayer life? How is your Bible reading? So mamaya, siguro, bigyan pa natin ng diin yung mga bagay na yan. So the translation ng Greek as ito, no? Nevertheless, I have somewhat against thee because thou hast left thy first love. Sabi dyan, the love that you had first. So yun yung other, when it comes to Greek, ito yung pinaka pagbasa dyan, no? The love you had at first. Kamusta ba ang pagmamahal ninyo sa Panginoon? Pagmamahal natin sa Panginoon. And the word for love is agape or agapen is the deepest, most meaningful word for love in the Greek language. So, pag-aaralan natin, kaya lang sa seven churches pa, kaya lang, alam, I know, you know the three types of love. Though there are four, pero alam nyo yung three. I think, alam nyo yung agape, alam nyo yung phileo, nabanggit kanina yung phileo, di ba, sa afternoon worship, brotherly love, and then yung agape ay unconditional love, which is the love of God. At yun yung goal natin, na mahalin ng Panginoon, the first place sa ating buhay. And then yung eros, no? So yun yung three types of love. So itong love dito ay yung, the word love here is the deepest love. So, yung pagmamahal na talagang pinakamalalim. So, kamusta ba ang pagmamahal natin sa Panginoon? Kamusta ba? Kahit mga bata pa lang kayo, very first thing that you need to do is to love the Lord your God with all your heart, soul, mind, and strength. So, though the Ephesians had not departed completely, hindi pa naman sila completely, nagde-depart from their love for God, it no longer had the intensity or meaning it once had, which a very serious condition. Hindi na sila gaya ng dati, no? Yes, when it comes to service, they labor much. Sabi dito, they hate evil.
But the intensity of their love is not the same as the intensity that they that the intensity of their love before, nung sila ay nagsisimula pa lamang. Okay? Their failure is not in the mind. Hindi sila kulang sa kaalaman. Tama? Parang, I know, yung, kaya nga, we grow up like this because Mighty Fortress Baptist Church, formerly Fort Bonifacio Baptist Church, naging Harvest Fields Baptist Church, naging Mighty Fortress Baptist Church. Yung mga teachers natin dyan, no? Talagang tinuturuan tayo. Si Tito Ernie, Tito Phil, no? Si Pastor Arnel, and even other teachers, si Kuya Glenn. Iba pang mga tagapagturo sa atin. Noon, sa panahon namin, nandiyan pa si Tito Jeff, yung father ni Ate Lorraine. So, we are being taught. Hindi sila kulang. Hindi tayo kulang. At kayo ngayon, tinuturuan pa rin kayo hanggang ngayon. Itong Ephesus, hindi sila kulang sa kaalaman, no? They are not lacking in the knowledge, but in the matter of heart. Kaya lang yung puso, alam nyo yon, yung puso, sa Pilipinas, di ba, kailangan daw puso. Puso. At kailangan natin ng may passion tayo. Passion for Christ. We need to have the love that is burning for the Lord Jesus Christ. Kaya lang sila lumalamig after 30 years. No? Kasi ito, tingnan natin yung Ephesians chapter 1, verse 15 to 16. Ito yung former condition ng Ephesus. Ire-request ko si Josiah. Ephesians 1, 15 to 16. Walang video si Josiah eh. Pero I think hello, diyan ba si Josiah? Ephesians 1, 6, 15 to 16. Josiah, hindi ka namin narinig. Pakilakas. Ephesians 1. Wala yata yung microphone mo. Wala. Hindi namin marinig yung iyong pagbasa. We don't know why. O sige, basahin ko na lang ha. O sige, try mo nga ulit. Wala, wala. Hindi namin narinig, no? So we will... I'll read it for you. Wherefore, I also, after I heard of your faith in the Lord Jesus and love unto all the saints, cease not to give thanks for you, making mention of you in my prayers. Sabi ng Apostle Paul, ayan o, yung kanilang pagmamahal, yung faith nila, and yung love unto all the saints. So, ganyan kainit ang pagmamahal ng mga taga-Ephesus sa Panginoon. Pero after 30 years, no, lumipas ang mga ilang taon, kaya. I hope and I pray that as you grow older, the more you draw closer to God. No? Habang tumatanda kayo, habang tumatanda kami, ako matanda na ako. No? I'm already 37 years old. Pero dati kaidaran nyo lang ako. No? But my desire is that as I grow older, the more na mag-grow yung pagmamahal ko sa Panginoon. And yan din ang prayer ko sa inyo. No? I hope that the more you grow older, the more you will love Christ. No? And you will see the need for Him. No? At mahalin natin siya with all our heart, soul, strength, and might. So though they had continued to work faithfully as those before them, their love for Christ was missing. Kulang or nawawala na yung kanilang pagmamahal sa Panginoon. The pattern is sadly familiar in the church history. Itong pattern na ito ay very familiar sa church history, no? So, limbawa,
Kayo, I don't know, siguro third generation na kayo, a fourth generation na yata kayo eh. Though 40 years ang generation, siguro hindi pa naman, siguro third generation, second generation kayo. Kasi sa Bible, pag sinabing generation, 40 years. Pero kayo, kasi ang naunang mga young people, sila, Tita Malunyo, no, Tita Chila, Tito Phil, Tito Ernie, and other young people, sila, Tita Mila nyo, yung mga parents ninyo, yan yung mga first young people. And then, sumunod, sila, I think sila Pastor Alex, no? Pastor Alex, sila Kuya Glenn. Yan, tapos sumunod sa kanila kami. Sumunod sa amin, I think kayo na. So, kung naisipin natin, pang-apat na henerasyon na kayo, no? Dahil wala naman ako nakikita ngayon na nandito, naka-edad ko eh. Okay? So, pang-apat na siguro kayo na generation. I hope, no, mga young people, yung pattern sa church natin na hindi pa baba, no, the more na nagiging nagkaka-anniversary yung church, the more na umuunti yung pagmamahal natin sa Panginoon, no? But this is the pattern, a calling of the church, love for Christ, then its replacement by a love for the things of the world. Bakit ba? Kasi pagkatap nawawala ang pagmamahal natin sa Panginoon, kasi mas minamahal na natin yung sanlibutan. Nakakalungkot, no? Lalo ngayon, maraming young people ang mas mahal ang sanlibutan kaysa sa Panginoon. Mas mahal ang mga bagay na makalupa kaysa sa mga bagay na makalangit. Okay? Ano ba, saan ba kayo ngayon? If I may ask all of you, and you don't need to answer back. Ano bang pinagkakaabalahan nyo madalas? No? Saan nyo ba ini-spend yung oras ninyo? Yung maraming oras na binigay sa inyo ng Panginoon. So you have 24 hours a day. 24 hours a day. So, sa isang week, meron kayong, I don't know how many hours yan, but you have 7 days and you have a lot of hours there. Then, ilagay nyo pa yan sa months, ilagay nyo pa yan sa weeks. No? Napakaraming binigay na oras sa inyo at sa atin ng Panginoon. Saan ba natin yan ginugugol? No? Saan ba natin yan ibinibigay? Sa mo? Okay. So, we'll continue and balik ko lang isa and then ito na yung last na slide natin. So again, hindi tayo magtagal muna dahil it's Tito Phil's birthday. We will have Zoom fellowship with them. Okay? So, okay, dito tayo sa condemnation. So yun yung pattern and I hope wag yung hayaan no sa church diyan sa mother church na maging ganun yung pattern na as you grow in age humihina yung pananampalataya or pagmamahal pala hindi yung pananampalataya yung pagmamahal ninyo pagmamahal natin sa Panginoon no. So now merong mga scripture warning sa danger ng fading of love for God. So 1 Timothy 6 verse 10. Let me request Nathan please to read 1 Timothy chapter 6 verse 10. First Timothy chapter 6 verse 10. For the love of money is the root of all evil. Which while some coveted after, they have erred from the faith and pierced themselves through with many sorrows. Okay, so ibig sabihin, sabi dito, ulitin ko ha, and then you answer. Magtatanong ako and then sagutin nyo. Sabi dyan, sa 1 Timothy chapter 6, verse 10, for the love of money is the root of all evil, which while some coveted after, they have erred from the faith and pierced themselves through with many sorrows. Ano daw yung inuna nila? Ano yung minahal nila? Money. Okay. So it's not wrong to have money. It's not wrong to earn money, to work. Siyempre, kaya tayo nagwo-work is because we need money sa mundong ito. But it's wrong to what? To prioritize money, to love money. Ang sabi dyan, the love of money is the root of all evil. And as I told you, I think before,
nung ako ay magbakasyon, ay magtrabaho na dito sa Abu Dhabi, no, I have said to the young people, sa inyong mga kabataan, that God will prosper you kasi you have magaganda yung course ninyo, magaganda yung pinag-aralan ninyo at masisipag kayong mag-aral. Parang bihira yata dyan yung sa mga young people sa inyo na tamad mag-aral. Tama ba? Masisipag ba kayong lahat? So, I have known one, hindi ko na lang sasabihin, ano, but sabi niya sa akin, Kuya Alexis, ano nga eh, nagsisisi ako bakit hindi ako nag-aral nung nakalipas na taon, kaya tuloy nagkaganito, no? So, na-realize niya. And it's a good thing kasi he has realized na maraming nasayang na oras. But thank God because God is the God of chances or bibigyan niya tayo ng another pagkakataon. But to some of you, magaganda yung mga trabaho ninyo, magaganda yung mga courses ninyo, magaganda yung inyong mga pinag-aralan. So, diyan pala si Jella. Si Jella ba to o si Jem, no? So, hi. Kung si Jella yan, no? First time natin siyang nakasama dito. So, may mga magandang future, no? Yung inyong kahihinatnan. Kasi, ganda yung mga kurso ninyo. Kami, yung mga, ako, yung course ko before, of course, eh, hindi course, of course. Okay. So, but some of you, hi, may mga pangarap maging engineer, maging doctor. I don't know kung meron ng sa church natin na gustong mag-abogado. Medyo mahirap yun, no? Kasi maraming kakabisaduhin. No? But some of you, most of you, ay magaganda ang pinag-aralan o pinag-aaralan sa ngayon. And God might prosper you. But I hope that you see to it, mga young people, no? Don't prioritize money. Don't prioritize earnings. Don't prioritize those temporary things. No? Ang prioritize nyo is yung Panginoon. Kasi there are many young people, nung sila ay mga nagkatrabaho, no? Nagkatrabaho na, gumanda yung mga status sa buhay, ay naging busy na saan? Sa mga mundong mga gawain. Okay? They even sacrifice things. Kunyari, may mga church activity or ever mga Bible studies. They have their own things to do. Why? Because they have already money. Meron ng pera. May capability na. No, na may sarili ng hawak na pera. No, meron ng mga kanya-kanyang sahod. Kaya they can do whatever they want with their money. Okay? At tandaan ninyo that the things that you have comes from God. And if you forget God, sabi ng Biblia, He will tear us into pieces. So I hope young people be aware na paano nyo ba matitrace na mas mahal nyo na yung pera kaysa sa Panginoon. Number one, madali lang naman, no? Hindi nyo na pinaprioritize kung ano yung gawain ng Panginoon. Okay? Or pagising nyo pa lang sa umaga, isipin nyo na, di ba, some of you can even, for example, mag-explore kayo sa stock market, no? Involved kayo sa stock market or involved kayo sa mga investments, no? So, pagising nyo pa lang sa umaga, yun na iniisip ninyo. No? You fail to pray, you fail to read your Bible, you fail to do those things that are godly. And mas marami na yung ginugugol nyo na oras at panahon sa inyong trabaho or sa bagay na magbibigay sa inyo ng sahod. Sasabihin nyo, ay, sa church, wala namang sahod. Walang sahod, di ba, sa church? Ba, may mga ministry kayo, nasa choir, nasa children ministry. Wala naman kayong mga sahod dyan. Nagtuturo kayo. So, kailangan parang mas maganda dun sa may sahod. So, I hope young people be aware. So, once God blessed you with money, with things na dito sa lupa, temporary things, eh, wag yun ang mag-agaw ng inyong pagmamahal, no, sa Panginoon. So that's a warning, lalong-lalo sa inyo, no, na may mga maayos na pinag-aralan. Unang-una dahil binigyan kayo ng mga magulang na disiplinado.
No, dinidisiplina kayo when it comes to the things that you need to do to prioritize. No? But be careful because your priority should be God and Jesus Christ and His work, not the things of this world. So be careful. Okay? Hindi lang yan paalala sa akin. Wag to pati sa inyo. No? Mga young people. Next, 1 John chapter 2, verse 15. So, i-request ko si Zytel, pwede na ba? Try nyo nga ulit. Zytel, try ulit. 1 John chapter 2, verse 15. John chapter 1. Good. Yan. Minute po. Yes, yes, yes. Opo, opo. 1 John chapter 2 verse 15. Love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. Ayun. So sabi doon, love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, tingnan nyo ha, ilang beses i-mention yung world. Ibig sabihin ng world dyan, yung system of this world. Okay? Love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. Okay? So, mas mahal nyo yung mga nandito sa sanlibutan. Okay? Mas pinagpapalit. Meron nga akong nalaman no, na young people na mas sabi niya, no, kasi pinapagalitan siya ng kanyang nanay, puro laro, no? Ang hilig maglaro. Ewan ko kung anong nilalaro kasi ang dami ng laro ngayon, ano, sa cellphone especially. Siguro yung Mobile Legend, no? So, pinapatigil siya ng magulang niya sa paglalaro. Pinag-stop siya for 2 days. Alam niyo, sabi niya sa nanay niya, Ma, patayin mo na lang ako or mamamatay ako, no? Dahil hindi daw siya pinaglalaro sa loob ng 2 araw. Biruin nyo yan. Ikamamatay mo ba na hindi ka makapaglaro ng Mobile Legends o ng mga ganyang games? Will you die because of that? It means na itong young people na to, na of course, tumanggap na siya sa Panginoon, mas mahal niya yung laro kaysa sa disiplina ng magulang niya. No? Sumasagot pa sa magulang. At hindi inuuna yung utos ng Panginoon. Ano bang utos sa atin ng Panginoon? Children, what? Obey your parents in the Lord, for this is right. Pero, tandaan nyo, ang mundo, napaka ano, parang si, ano yan, inaakit tayo niyan, no? Ng sanlibutan. Gustong gusto tayo niyan, at marami siyang mga bagay na binibigay sa atin, no? So, be careful. So, because, if you love the world, and the things that are in the world, the love of the Father is not in you. It means, ganun. No? Pag mahal nyo ang sanlibutan more than the Lord Jesus Christ, the love of the Father is not in you. Okay? So next, 1 John chapter 5, verse 21. So let me request si Lem. Si Lem. Lemuel, 1 John 5, 21. First John 5:21. Little children, keep yourselves from idols. Okay. So keep yourselves from idols. Nako, ang dami ngayon na Pinoy idol, American idol, no? Ano ba, Kuya Alexis, yung ibig sabihin ng idol? Tandaan nyo, an idol hindi lang siya. Kayo ba sa inyo, tanong ko kayo mga young people, meron ba sa inyong ano santo diyan? May santo ninyo ba kayo? May mga santo ninyo ba dyan? May mga Mary ba dyan? Mary image sa inyong mga bahay? Okay? Kila Saya. O, daddy, si daddy, nagbabasag yan ng ano, binabasag niya. May binasag kami, kasama ata ako, na image ni Mary. No? Si, yung iba tawag Mama Mary, no?
hindi na natin tinatawag na Mama Mary. Mary image. So, binasag namin. Alam nyo nangyari. Yung binasag namin, lumutang. Lumutang yung image. Tapos, joke lang. Joke lang. Hindi. Wala. Wala nangyari. Suspense na. Suspense na ba? Nabasag lang. Okay? Nabasag lang siya. At walang nangyari. Alam niyo kung bakit? Ano lang naman siya, image eh, di ba? Hindi yan totoong Diyos. Kaya lang, hindi lang yun yung idols na tinatawag. An idol is anything that is in the middle of you and God. Nakakapag-hinder na sa'yo ng pagmamahal mo sa Diyos. Bawa, even money can be an idol. Even the things that you are doing, kayong mga kabataan sa games, and even yung worldly things. Kunyari, worldly music, worldly culture, no? So, mas gusto nyo yung kultura ng mundo kaysa sa Panginoon. That will take your attention away from God. So, it becomes an idol. So, tandaan nyo, hindi kami sumasamba sa Diyos-Diyosan. Hindi lang yan, mga young people, ang idol. No? Even yung mga artista, even yung mga, noon, nung mga kabataan ko, usong-uso yung mga poster ng mga basketball players. Diba? Si Michael Jordan. Yan, nilalagay yan sa mga wall. Ako, wala kasi akong pambili ng ganun eh. Na nilalagay yan ng mga kabataan sa mga wall and everything. And then they idolize, they imitate. So, sino ba ngayong ginagaya nyo? Kaya sino bang mga kamukha nyo ngayon? Okay, sabihin nyo, kamukha ko si daddy or si mommy. Hindi, sinong mga ginagaya nyo ngayon, mga young people? So, ang usong-uso ngayon, di ba, yung F4, si Sunshine. Kilala nyo si Sunshine? De, joke lang. Hindi nyo na alam yon, no? Ay, hindi ko na rin alam kung ano yung trending ngayon. Pero naririnig ko lang yung mga Korean, pop culture. Kasi yung pop culture, hanggang dito nakakarating yan sa Abu Dhabi. No? Sa UAE. Pop culture, whatever culture. Abu Dhabi, no? Pop. Nandito sa lupa, no? Sa mundong ito. Ano ba yung niyayakap ninyong kultura, mga young people? No? So that becomes your idol. Kasi yun na yung ginagaya ninyo. Kaya lang, Christians, we ought to be like Christ. Hindi natin dapat gayahin ng mundo. Diba sabi sa Romans chapter 12, verse 1, and be not conformed to this world, neither the things that are in the world. For that, basahin na nga lang natin, parang nakalimutan ko na. No? Romans chapter 12, verse 1, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, wholly acceptable unto God, which is your reasonable service. Verse 2, and be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Sabi diyan, be not conformed to this world. Huwag niyong gagayahin. Huwag tayong mamomold dito sa sanlibutan ito. But matransform tayo ng salita ng Diyos. No? And then, Matthew chapter 10, verse 37. Sige, request ko si... Micah, nagbasa ka na ba? Micah? Kuya, hindi pa po. Okay, sige. Matthew chapter 10, verse 37. Matthew chapter 10, verse 37. He that loveth a father or mother, he that loveth father or mother more than me is not worthy of me. And he that loveth son or daughter more than me is not worthy of me. Ako, ito yung mas matindi. No? Sabi dito, we are not worthy to be a disciple of Jesus Christ if we love our families more than him. Pero hindi ito nagsasabi na, sige, ay kuya, I hate my mommy. I hate my daddy. Yun ba ibig sabihin nun? Ang sabi doon, more. Okay, more than me is not worthy to be my disciple. Alam nyo, merong mga young people, buti kayo ngayon, yung mga parents ninyo, hindi kayo pinipigilan na magpunta sa church. Hello? Naririnig ako? Ayan, okay, kasi parang nawala. So, merong mga young people noon sa church na hindi sila pinapayagang magsimba. So, sila, ay mga parents nila ay hindi taga-church or hindi Christian. Ginawa sa kanila,
Yung iba sa kanila, pinatulog sa labas ng bahay. Na-experience nyo na ba yun? Hindi. Kasi meron kayong Christian parents. Pero sila, pinatulog sa labas ng bahay kasi nagpunta sila sa church. Pero pinanindigan nila yon. Pero they still respected their parents. Sinampal pa nga yung isa eh. No? Sinampal siya. Huwag ka nang babalik sa simbahan na yun. Pero still, bumalik siya. Ngayon, yung young people na yon, may asawa na siya, may family na siya, kasama niya na yung parents niya, mananampalataya na rin. So, yun yung ibig sabihin nun. Hindi niya, mas mahal ng young people na ito ang Panginoon kaysa doon sa parents niya. Pero still, she respected them. Nirespect niya yung kanyang mga magulang. But then, pagdating na sa pagsisimba o paglilingkod sa Panginoon, maglilingkod siya sa Panginoon. So, ganun yun, no? So, we need to love God above anything else. Okay? He is our priority. And he should have the preeminence. Okay? So, mga young people, dyan tayo mag-i-stop sa point na yan. No? So, again, ang isa sa naging problema ng church na ito, or the main problem, or the main condemnation or indictment to this church is that they have left their first love. At binigyan ko kayo ng mga bagay na maaring maglayo sa inyo sa pagmamahal sa Panginoon. Okay? So, I hope that all of you young men and women will grow in your love for God, no? Yung pagmamahal niyo sa Panginoon ay mag-grow. Hindi, abang tumatanda, ano, parang, I don't know if you know the song sa hymn na Sweeter as the Days Go By. Sana hindi bitter as the days or as the years go by. Sana nagiging sweeter yung fellowship niyo sa Panginoon, yung fellowship natin sa Lord. The more we grow, the more we know of Him, and the more we love Him, and the more we serve Him. Sana ang Mighty Fortress Baptist Church ay hindi, halimbawa, after 5 years, bumalik kami, makabisita kami, ay, nasa na yung mga young people na nasa concert, no? Kaya nasa trabaho, kasi ano yung trabaho, ano yung laging may linggo na. Na yung mga party. Sunday, nasa market or nasa mall, Landmark Baptist Church, no? Na yung people noon na nagsisimba sa Landmark Baptist Church, pag linggo, nasa Landmark. May wala sa Mighty Fortress Baptist Church. Yung iba, nasa SM Baptist Church, no? Pag Sunday. Huwag nyo pagpapalit yung worship sa mga iba-ibang mga bagay, no? Pagka-worship, you prioritize worship. You prioritize the things of God. Okay, so tutuloy natin yan sa darating na Sunday. And again, let me ask na mag-pray si Nathan. Nathan, please close us in prayer. So ganito muna yung prayer natin. But again, next time, mamimili na tayo ng tatlo. At hindi ko nakakalimutan yung homework ninyo. Okay? Yung outline ng Church of at Smyrna. Ipopost ko yung email address ko sa group para doon yung isend. Gawa kayo ng kahit sa Microsoft Word lang, yung outline na gagawin ninyo. Put your names and then the outline. Ipasa nyo sa akin at babasahin ko yung mga sagot ninyo sa darating na Sunday. Okay? So may outline naman kayo na copy. Sige, Brother Nathan, please lead us in closing prayer. Okay. Bukas naman po mic ko. Okay. Let's pray. Lord, salamat po sa pagkakataon na ito na binigay niyo po muli sa amin na nagsama-sama muli dito yung mga young people at tinuturuan po kami ni Kuya Alexis sa lila po nagbibigay ng lakas sa kanya at talino upang gabayan po kami sa aming mga buhay. Lord, na desires si mga dapat i-desire po namin ang mas lalo pong lumakas ang faith namin at mas lalo po kami malapit po sa inyo. Yes. Lord, bigyan niyo, protektahan niyo po kami sa mga bagay na magte-tempt po sa amin, mga temptations, kahit ano po sa mundo na nilalayo po kami sa inyo. Kayo na po ang bahala po sa amin, Lord. Wala po kaming magagawa ng
wala ka po sa aming mga puso. Kaya na po ang magbigay ng lakas sa amin at kaya na po ang tanging mag-control sa aming mga buhay. Salamat po, Lord, sa lahat ng binigay niyo, sa mga blessings na binigay niyo at patuloy niyo pong binibigay. At salamat po muli sa pagkakataon nito na kahit lockdown po at may quarantine, ay nakapagsama po kami upang matuto ng inyong salita. Salamat po, Lord, sa lahat. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Okay, ang ating tradisyon, mag-picture taking. Okay? So if you can turn on your video, picture tayo. So stop ko na yung recording.